Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 10, 2023, na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat dito po sa ating bansa, pero hindi na po kasinlakas yung epekto nito kumpara po ng mga nagdaang araw. Dahil isang bagyo na lamang po ang humahatak dito, gaya po ninyong nakikita, si Bagyong Lan na lamang ang humahatak ng habagat at nabitaw na po ito ni dating bagyong Falcon at patungo na po ito sa kalupaan ng South Korea, lalo na po dyan sa may Busan, at tutumpukin rin nito ang North Korea sa susunod na araw. Si Bagyong Lan naman ay patuloy pa rin na hinahatak ang habagat na bahagyang lumakas at isa na pong ganap na typhoon na taglay ang lakas ng hangin na umaabot po sa 130 kilometers per hour at nagbabanta na maglandfall dyan po sa may sentro ng Japan sa darating na Lunes ng hapon bilang isang mapaminsalang bagyo po. Kaya sa ating mga kababayan na nandyan, iba yung paghahanda at pag-iingat ang ating gagawin dahil parating po dyan ang malakas na bagyong Silan. At ang explorer naman po na bagyo na nagmula pa sa South of America ay matatapos na nabaybay nito ang malawak na silangan ng Dagat Pasipiko sa darating na Sabado ng gabi at tatawid na po sa International Dateline na patungo na dito sa atin sa may West Pacific. Wala po itong direktang epekto sa ating bansa, pero atin lamang pong babantayan dahil gumagawa po ito ng world record na una-unahang bagyo ngayong 2023 na tatawid sa international dateline na naglakbay ng mahigit 11,600 km mula sa south of United States hanggang po dyan sa may southern part of Japan. At sa atin naman pong long range forecast ay magandang balita naman dahil consistent pa rin na walang namamataan na bagyo na tatawid dito sa ating bansa hanggang sa susunod na dalawang linggo, pero paghandaan lamang po natin ang malakas na bugsa ng habagat sa susunod po na linggo. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw ay generally fair weather pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa may Luzon at Mindanao, pero mayroon pa rin pong tsansa ng mga isolated rains sa ilang bahagi ng Bataan, Legazpi, Samar Provinces, Leyte, Bohol, Surigao del Norte, at Zamboanga Peninsula. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa may Luzon, Mindanao at western section ng Visayas, pero mayroon pa rin pong tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi po ng Northern Palawan, Guimaras, Dumaguete, Bohol, ilang bahagi ng Leyte, Samar Provinces, Surigao del Norte at Sulu Archipelago. At mamayang hapon, mas maraming lugar na muli dito sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan ay iwaliin lamang po natin ang magdala ng kahit anong pananggap po natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa ating namang mga baybayin, may kataasan pa rin ang mga alon po, lalo na sa seaboard ng Batanes, na ang mga alon dyan ay posibleng aabot hanggang po sa 1.9 to 2.2 meters height. Kaya iwasan muna natin ang papalaot dyan, lalo na po sa mga mangingisda na gumagamit po ng maliliit na bangka para makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. Takot ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!